Tinagat message po sa Rapid Ufo Action Facebook page ang kwento ng taxi driver na si Antonio Intoy. Isa po siyang gawad katapatan na awardee. Nakulong siya matapos makasagutan daw ang humuli sa kanyang enforcer sa Valenzuela. Mayor Rex, mayroon kasi itong taxi driver na napaka-anis po nito. Siya po ay pinara daw 7 o'clock in the morning, sometime ago, dyan po sa inyong lugar. And then, ito pong traffic enforcer, nakatungkod agad yung kanyang kamay sa loob ng taxi. And then, tinatanong ng taxi kung anong violation, hindi masabi-sabi ata ng traffic enforcer, hanggang sa itong enforcer, gusto po yung kunin yung susi ng taxi. Natural reaction ng taxi is hindi siya papayag. So, nakaladkad po itong si traffic enforcer. Ngayon po ay nakakulong itong si taxi driver. At pagdating doon sa presinto, tinikitan siya at pinusasan at kinulong. Mukhang wala sa tamang proseso ata yun. Yeah naman, let me take it up with the police. Hindi ko alam yung buong nangyari doon. Thank you for bringing this up to me. Ako, I will make sure na right now, I will summon everybody. Yung mismong nakulong, yung mismong traffic enforcer, pati na rin yung hepe ng police, para matignan ko yung dalawang angulo na sinasabi mo. Yung bakit nga pinasok yung kamay, dahil that's not standard operating procedure. And number two, yung pagkulong sa kanya. Isa na lang po, kasi ito pong naghahanap buhay sa pamilya, ito pong nakakulong. So ako po yung magpapiyansa sa kanya para makalabas siya. Madali naman si Victoria. When I say madali, kung napatunayan naman natin kaagad and mukha nga ganun, I will have them withdraw the case immediately. And then Rafi, siguro kami ng papiyansa. That's the least we can do. Ngayong araw po nito, ma'am, pupunta kami doon sa presinto, magdala ho kami ng pagkain. And then sabi naman ni Mayor Rex, makakawalan siya. Ma'am, ulitin ko po, ako po yung nagpapasalamat sa inyong mister dahil napaka-honest niya po. Kaya nga po, ilalaban ko talaga siya kahit saan makarating. Ngayong araw ay mangyayari na itong ang sinabi ni Mayor Rex Gatchalian kanina sa ere habang kausap si Serafi na pag-aharapin, pag-uusapin ito nga pong pamilya ng isang taxi driver dahil sa paghuli sa kanyang ama. Ako, una, tulad ng sinabi ko kanina, dalawa yung issue na napipinto sa harapan natin. Yung traffic violation at saka yung direct assault na mas, I think, mas crucial na ma-resolve. Yung sa traffic alteration, I think, hindi ko alam ha, bukod na lang kung iba yung opinion nyo. Kanina, ganun yung tema rin na kung may violation man sa traffic, yun. Pero walang karapatan yung tao namin na ipasok yung kamay niya doon sa loob ng salamin dahil nga personal space na yon ng driver. And ako, I agree with that. Ako din man, ipasok ng enforcer o kahit sino man yung kamay niya sa loob ng kotse, matataranta ka rin. Mapipilitan ka either to take defense by closing the window. Kaya ako, Alvin, yun yung sinasabi ko sa'yo kanina pa. We have to be careful. Ang boundary natin is yung sasakyan. Oo, ginagawa mo yung trabaho mo tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, pero meron yung prudence wherein ayaw mo rin na nasa-threaten yung driver. At the same time, nalalagay ka rin sa pahamak kasi katulad nito, nakaladkad ka, mabuti ko nakaladkad ka lang, paano kung nabali pa yung buto mo, yun yung mali mo. Sabi ko nga sa'yo kanina, hindi mali yung ginagawa mo yung trabaho mo na magpapatupad ng traffic rules. Tama yun. Pero hindi ko lang nagugustuhan yung enforcer natin, medyo agresibo na pinapasok yung kamay sa boundary na dapat hanggang dun ka lang sa labas. Total, tulad yun na sabi kanina, kung sakaling tumakbo naman yan, pwede mo naman manote yung plate number. And then tayo na hahabol sa LTO or sa LTFRB. So ako, I'm reminding you, Alvin, next time na you will have to be more prudent in doing your job. When I say prudent, yung gawin mo yung trabaho mo pero hindi naman yung parang gigil na gigil. Kasi doon nagkakaroon tayo ng issues. And sabi nga kanina, nag-usap kami, yung pagsampan ng kaso is on behalf of the city. He's an agent of the city. So we've made a decision na talagang i-withdraw na talaga yung kaso. Thank you. Para ma-file na sa court, kaagad makaalaya na yung father niyo. Thank you po. Meron ba kayong opinion o ano? Wala. Speechless lang po. Bakit ka na speechless? Hindi po ako paniwala. So Alvin, you have to be careful next time. Do your job, but do it properly. And because of that, we're withdrawing the case. Nung nagtanong po kasi yung papa ko, ano daw po yung violation niya? Hindi daw po kasi sumasagot. Alvin, ikaw kailan sumagot? Sa sistema ngayon, nung sinasabi naman po sa araw na to, yung time na yun kasi medyo magulo, mayor yung pangyayari. Pero sinabi ko naman sa kanya kung ano yung violation niya. Kaya lang, ang sinasabi niya sa akin nung araw na yun, negative daw yung signboard. Pero pinapabulaan ng mga kasamahan ko na meron signboard doon na hindi nasunod ng driver. Either way,
Alvin, we have to be more strict about being vocal kung ano yung violation. Okay. You have to speak louder. Kung hindi narinig, ulitin mo. Ulitin ko ah, mali yung traffic violation. Mali yun. Pero kailangan sabi mo rin kung ano yung pagkakamali niya. Sir Alvin, kung pwede po imasagot nyo, no? Sinabi daw po ng tatay nila na kung po pwede, tikitan nyo na lang. Eh bakit po hindi kayo pumayag at kinuha itong susi niya? Sa anong time na yung nangyari na yun, ma'am, wala pong nangyari na kuhanin ko ang ginawa niya. Nag-resist po kasi siya. At sa may video po kasi ako niya, nag-resist siya, tumakbo siya. Eh wala pong nakakuha nung lisensya niya, kundi police po ma'am nung dumating po nung sa area na yon. Ito po ba nung nag-resist siya, ito po ba yung kamay nyo, yung pinasok nyo na yung kamay nyo sa loob ng sasakyan niya? Ganun po kasi ako, kasi tumatawag na ako ng pansin sa mga kasama ko kasi apat kaming nakasakay doon. Isang enforcer sa T. Santiago po, isang pedestrian. Ako po sa G. Lazaro, saka isang pedestrian po. Tumatawag po ako ng attention. Hindi ko po alam na yung kamay ko na-shoot na po kasi tumatawag po ako eh. Pasok na po na hindi ko po alam. Kaya nagulat ako, naipit na yung kamay ko. Po yung pero kamay. Again, ulitin ko, stay away. Diba ngayon, social distancing, dapat we have to be very careful rin for your own safety. Ang boundary talaga natin yung kotse. Sila ang naglalabas ng kamay, hindi ikaw ang nagpapasok ng kamay. Kasi delikado yan, yung ginagawa nyo na pinapasok. Yung lala na yung hindi ko namalayan, ma-aksidente ka niyan. Sir, pasensya lang po sa nangyari. Tsaka patawad po sa ginawa sa asawa ko. Dahil minsan talaga, iba talaga yung ano niya sa salita niya kasi nagagamot po talaga siya. Ang trabaho niya, kulang pa talaga dahil walang tao sa gabi. Hanggang alas 6 lang po yung taxi. Eh, hindi namin magagawa yung mga laboratory niya. Kaya minsan talaga, iba rin ang sagot niya dahil na-atake po siya ng dalawang bisis. Kaya sobrang pasensya po. Sorry, ako na ang humingi ng tawad po sa asawa ko. Hindi man kita mahawakan ng kamay pero talagang taos puso ko talagang iniingi sa'yo na patawad para sa asawa ko. Ang masasabi ko lang, pasensya na rin siya. Trabaho lang po ma'am, pasensya na po sa nangyari. Makakasama na po ba ng mga mag-iina niya itong tatay nila ngayong araw na to? Nasa court na yun kasi kailan namin i-withdraw, di ba? I-withdraw na namin ngayon. Ginagawa na nga niya nung dumating eh. Pag-withdraw nun, kailangan isang pa sa court, then ipa-follow up na lang namin sa court. Kasi di ba, na-inquest na eh. So hindi namin siya pwedeng pakawala ng walang order ng court. But we'll make sure na by today, ma-file na kaagad yung withdrawal para pwede namin we'll make the call sa court na wala na yung kaso. Thank you po, Mayor. Bigyan niyo lang kami ng ilang araw, ha? Thank you po. Hindi isang, kahit na hanggang bukas, siguro o dalawang araw. Thank you po. Ngayon po, pupuntahan lang po natin doon para magbigay tayo ng pagkain kay Tatay Antonio kasi may protocol po tayo diba, sa mga presinto na bawal muna ang dalaw dahil sa pandemic. Pero syempre, dahil nga nasabi nyo kanina mahilig siyang kumain, hatiran muna natin ng makakain dahil magla-lunch time na rin. Okay po? Opo. Nakikita natin, binabalot na ni ma'am itong, syempre, ibibigay nating pagkain mamaya kay Sir Antonio. Ano po ito, ma'am? Ito yung dala ng tita niya. Binilan siya ng ulam talaga sa tita niya na si Lorna. Ngayon, nagluto po ako ng kuhan ka ng pansit. Isang balot. Paborito pala talaga niya. Hello po. Yung pagkain. Sige. Pakicheck na ano. Silipin niyo lang po. Iwalay po tayo. Papa! Diyos ko po, papa ko! Ay, papa! Uwi ka na pa! Nakakalabas ka na dyan pa! Naninikip lang dibdib ko. Okay ka lang ha? Diyan pa. So naabot na natin yung pagkain para dito kay Sir Antonio, pero nakita nga natin na hanggang dito lang kami sa labas dahil may protocol tayo sa kahit nasaang presinto pa dito sa Pilipinas, bawal talagang pumasok dahil sa pandemic. Kaya naiintindihan naman po natin yun. Di ba nanay? Di ba po? Opo. Kaya at least kahit paano, nakita niyo po ba si Sir kanina? Opo, yung buhok lang.
Nambok lang niya, tsaka yung naong. Nambok niya kasi nambuksan natin yung pinto. Pero malapit makakalabas na yung si Papa. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga tao bumait. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan. Upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo. Hindi ko sukat na kailangan magiging ganito to. Yan, dahil pangako yan ni Idol Rafi sa inyo nung nakausap mismo niya kayo na bukod sa papalayaan natin si Tatay Antonio, ito pa, bibigyan pa kayo ng grocery at mamaya mayroon pa akong surprise, okay? Lahat po ito ay pinapabigay po ni Sir Rafi. Thank you po talaga Sir Rafi sa tulong po, thank you po talaga. Makalaya na po yung papa namin. Na makalabas talaga si asawa ko. Hanggang doon lang talaga ang iniisip ko. Pero yung mga ito, hindi ko talaga sukat akalain na magiging ganito talaga kami ngayon. Diyos ko po. Salamat po talaga sa lahat-lahat po. Wala na talaga akong masabi kay Sir Tulpo. Salamat talaga. Ito, makikita po natin, meron tayong bigas ha. Balit, dalawang kaban po yan, ma'am ha. Okay, tigi 25. Yan, apat yan. Tapos meron pa ang kabilin-bilinan ni Sir Rafi. Meron tayong mga prutas. Meron tayong mga gulay para sa mga bata. Meron tayong mga tinapay dyan. Kakainin nila, biscuits. Tapos sabi niyo po, may 2 years old kayo, di ba? Meron po tayong diaper niya. At syempre, meron pa tayong mga gatas na nandyan po sa loob. Condiments, personal hygiene niyo, lahat-lahat. Samot-sari po yan para may makakain tayo, okay? Salamat. Bilang naman po, Mr. at tatay niyo siya, ano po bang pagkakilala niyo? Ano po ba si Sir Antonio? Ang masasabi ko lang talaga sa asawa ko, napakasipag talaga sa trabaho. Hindi talaga yan siya nagpapa-extra. Kung po pwede nga lang, halos gusto niyang araw-araw. Pero nung nagkakasakit po siya, ma'am, doon po parang nagbago kasi natake nga siya ng dalawang bisis. Medyo nag-iba talaga yung pananalita niya at saka yung ugali talaga niya mismo. Pero hindi naman namin inaano, talagang ginaguide ko talaga siya. At nung time na inatake siya, ng pagka-April ng time na yon, inuwi ko talaga siya sa probinsya. Gusto ko talaga siyang gumaling. Pero nagiging okay naman na siya. Pero yun nga, ngayon na papansin ko sa kanya na siguro nagkakaganon. Dahil nga sa gamot na iniinom niya, at saka wala na siyang pakialam sa mga kapitbahay, mga kaibigan niya.
siya pa kailaman, gusto niya kumain ang kumain na lang talaga. Kahit na mag-usap kami ngayon sa cellphone, sabi niya, Mama, nagugutom ako. Paglabas ko dito, magtrabaho ako agad, ha? Sabi ko, wag Papa, kasi ipapagamot pa kita. Anong gamot-gamot yan? Magtatrabaho ako, wala akong kakainin. Ikaw, wala kang pambiling gamot. O yun lang lagi ang naiisip niya, pero di na siya nagiinom. Talagang napakabuti niyang asawa sa akin at saka sa mga anak ko. Napakabuti po niya kasi po, nung time po na nagbubuntis po ako sa panganay ko, yung nag-deliver na po ako, yung mga anak na ako, siya po gumastos lahat, ma'am. Nung panganak ko po, nung mga kailangan ng anak ko, siya po talaga, ma'am. Nasa biyahe po siya, pupuntahan niya po ako doon. Mag-aabot po ng pagkain namin sa ospital, tapos yung sa bill po ng anak ko, siya din po nagbigay, ma'am. Kaya sobrang pasalamat ko po talaga sa tatay ko kasi kahit na ganun po yung nangyari sa akin, minahal niya po rin po kami. Tsaka nung mga apo po niya, talagang maalalahanin po siya yung wala na po matira sa kanya. Basta po may ibigay niya lang po sa mga apo niya tsaka sa amin po. Habang kinakausap ko kayo ngayon, may napansin ako ayun sa likod natin. Pwede ba ako? Sige po, muna. Okay, o sige. Ito. Ayan ang magandang-maganda na makikita natin ngayon. Po. Ito po yung plake na natanggap ni Sir Antonio. Wanted sa radyo, ipinagkaloob ang gawad kahatapatan kay Antonio S. Intoy bilang pagkilala sa katapatan dahil sa pagsoli ng mahalagang bagay na napulot upang maibalik sa kinauukulan. Salamat sa iyo. Petsa, September 29, 2017. At may pirma po yan ng syempre ni Idol Rafi Tulfo at kanyang co-anchor na si Congresswoman Ninia Taduran. So ito po ang patunay na talagang gawad kahatapatan awardee. Ito pong si Sir Antonio. Sige po, ito po ba nung natanggap niyo? Meron pa po siya. Ayun, yung picture po nila. Ito pa! Opo, kasama po yan, ma'am. Kasi ano daw siya, ma'am, eh. Top notcher po kasi. Siya, eh. Ano po? Sabi niya, sabi ko, Papa, anong ibigay sa'yo? Sabi nila, Mama, cum laude daw ako. Wow. Opo. Tinabi po talaga namin yan, ma'am. Ay, ano po ba? Sikreto po ba na to sa inyo? Pa? Nalaman niyo na lang po ba to na may ganito na? Oh, hindi yun talaga po, namin alam. Mm. Yung hindi namin alam na bibigyan siya niyan at ito. Opo. Tapos ayun po yung picture nila. Nakadikit po po. Dingit po namin. Remembrance po. Ayun po. Ito makikita natin. Nakakatuwa. Ano? Na ito po kayo. Opo. Okay. Mataba pa siya dyan. Ngayon payat. Kayo ito, ma'am. Di ba? Opo. Opo. Ito pong dalawang bata. Ayan po yung apo kong isa. Tapos yung bunso ko. At saka yung pangalawa kong anak yung lalaki. Kuya ko po. Ilang taon na po ba siya nga taxi driver? 31 na siyang taxi driver. Opo. 31 years. Opo. Wow. First time na to nung nahuli siya. Ayun opo. Lang. Yun first po talaga, talaga kaya nakakapagtaka. Kaya ang naisip lang talaga namin, ma'am, si Sir Tulpo. Kasi sabi ko, nak, sabi ko, Sir lang, Tulpo lang ang makakatulong sa atin. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng award kay Papa. Baka sakali makatulong. Tapos sure ka, nag-ano siya. Nung kinabukasan, sabi niya, Mama, madami na nagsishare. Ay, salamat naman, sabi kong ganun. Mapapansin na tayo niyan. Siyempre, dahil dyan, hindi siya bibigoy ni Sir Rafi. At talagang tutulungan po kayo. At hindi lang si Sir Rafi yung tumulong. Andyan din si Mayor. Yes, opo. Salamat po talaga, Mayor. Thank you po talaga. Wala na po talaga salamat kami pa talaga, sabi. Talagang sobrang salamat po talaga, Mayor Gatchalian. Hindi lang kay Mayor. Thank kay you po talaga. Tulpo. Thank you po sa mga nag-share po. Nag-share at saka nag-comment po sa amin. Hindi ko man kayo may isa-isa dahil hindi ko naman kayo kilala. Pero napakalaking pasalamat ko sa inyo. Talagang hindi po kayo nagdalawang isip tulungan kami. Kahit hindi nyo kami kilala. At syempre, bago matapos itong pag-usap natin, ano, ito pa po yung isa pang surprise ni Sir Rafi Tulfo. Ito po, may handog pa po si Sir Rafi na cash allowance po. Tulong po ito sa pamilya nyo. 10,000 pesos po para po thank sa you po. Pagdagdag. Thank you po sa araw-araw po natin. Sige po. Hello. Thank salamat. Thank madagdag yan sa ATM doon na. Thank you po talaga. Para kay Papa, ipapasok lang po ito ng ATM sa anak ko at unti-unti kung ano mang kailangan niya. Opo. Kung ayaw man yan lumabas o magtrabaho, kahit papaano, meron kaming madudukot na pera para sa kanya. Kasi ang importante lang naman dito, ma'am, siya eh. Kasi siya lang talaga ang kailangan niya gastusan. Ikaw, babe, bakit ka nang iiyak? Mismo na rin si Lola? Opo. Ang sabi ni Lola mo, ikaw daw ang close ni Lolo, ikaw daw ang pag-uwi ni Lolo, nagmamasahe sa kanya. Totoo ba? Opo. Sana makauwi na po siya. Basta, yun lang. Itayin natin ha. Darating na, uuwi na yan si Lolo. Okay?
So ngayong umaga, pinuntahan natin si Ana Marie at ang kanyang nanay, si Nanay Ana, para dalhin sila dito sa headquarters dahil may good news tayo ngayon. At yan ay, ano ma'am? Tumawag yung asawa ko nga si Antonio na pupuntahan daw siya at magpipirma kami at lalabas na siya. Yun, ang good news natin ngayon. Papalabasin na ngayong araw na to si Tatay Antonio at syempre makakasama niyo na mamaya. Excited na po ba kayo? Sobra, sobra po. Ma'am, kahit pinapaligo nila ako, kahit may nitubig, kailangan talaga magiging maliksi ngayon. Kakapasok nga lang ngayon ni Ana Marie para pirmahan itong release ng kanyang tatay. So ngayon dito tayo sa labas kasama si Nanay Ana Ava. Ngayon hintayin natin siya dito sa labas ng headquarters dito sa Valenzuela para salubungin siya ni Nanay. Thank you. Maraming salamat po sir sa inyo, sa team po ng Turapitul pang action po, maraming salamat po. Kay Mayor sir, maraming salamat po sa inyo sir sa pagwala ko ngayon, makapagtrabaho po ulit at ako. Maraming salamat po sa inyo sir. Kapansin natin ngayon, nakakatuwa. Ito na nga, dahil pagkalabas na pagkalabas ni Sir, gumaway siya. Kitang-kita natin sa mga mata niya kung gano'n siya kasaya. At plus, suot-suot ni Tatay itong kanyang polo shirt ng Gawad Katapatan Awardee Batch 56. 60, Sir. So, gano'n siya ka-proud. Tatay, matanong ko na bakit po naisip yung isuot to. Itong uniform na to, talagang may ano sa akin to eh. Sentimental value to sa akin to eh. Kaya maraming salamat po sa inyo, Sir. Tol po, thank you po. Pero bago ngayon, sana maabutan natin si Mayor Rex Gatchalian dahil hanggang anong oras na, sa isang oras ng puso sa opisina niya. So tara na po, punta na tayo kay Mayor. Hello po, good morning Mayor. Magandang araw po. Ito na po Mayor. Maraming salamat po Mayor. Anytime. Opo, thank you po Mayor. Basta naayos na. Tapos mag-uusap kayo ng sekretary ko tungkol dun sa lab procedures. Opo sir. Kasi baka may mga procedure before that, ano ba, fasting, ganun-ganun. Kailan niya makita yung mga papel. Kailan niya makita yung mga papel para ma-check natin kung may prior procedure na kailangan gawin bago mag-laboratory work. So check na lang natin ang puti. Opo sir. Maraming salamat sir. Okay, anytime. Mayor, gusto po namin magpasalamat sa inyo kasi sabi niyo nga po nung pumunta po kami dito, 2 days lang, papakawala na. Saktong-sakto po, 2 days lang ay nakasama na po ng pamilya niya si Tatay Antonio. At syempre, gustong personal na magpasalamat po sa inyo rin. Well, actually, magpapasalamat kami sa korte kasi kahit naka-MECQ, nakasara sila eh. Yes, sir. Naintindihan nila yung urgency, nag-zoom ata yes, kayo eh, di ba? Yes, so, nag-telecon na lang, tapos grinat ka agad ng judge. Nagpapasalamat kami sa mga judge kasi opo, kahit na nakasara ang korte officially, talagang dininig pa rin nila yung motion natin to withdraw. Okay, so, ngayon, ang next move natin, ayusin yung medical na mga pangangailangan. Opo, sir. Thank you po. Salamat sa iyo, Idol Rapitul po. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sabayan. Ay, mali. Ay, Tatay Antonio, kamusta na po? Na ito na, after 2 linggo natin sa kulungan, andito na po tayo, nakauwi na ulit tayo. Ito ma'am, masaya, malungkot. Mixed emotions. Opo, talagang nagpasalamat ko po na nabalik ko sa bahay ko. Siyempre, first time po na nangyari sa buhay ko ito eh. Pasalamat ko talaga ako sa sumutulong sa akin na nakabalik ako agad. Maraming salamat po kay Sir Rapi, kay Mayor Gatchalian. Maraming salamat sa inyo. Pero tayo, matanong ko lang, kanina kasi nasa biyahe po kami nang nag-text itong anak nyo, si Mama Ana Marie, at ang sabi niya ay ngayon na daw po kayo ilalabas. Kailan nyo po nalaman itong balitang ito? Nalalabas na kayo? Kahapon ko po nalaman nung kasama niya si Idol Rapi.
na lalabas doon lang ako ngayon. Pero kahapon, doon ako sa City Hall kahapon. Pero kulang pa po yung papilis ko. Kaya pinabalik po ang kulong ulit doon. Kaya itong umaga, ginising ako. Itong tuwa ko, baka sakaling matuloy na ako. Ito, natuloy na. Pasalamat po talaga ako na natuloy na po. Nakauwi na po sa bahay. Anong namang reaction nyo nung ayan, sinabi na ni tatay, binalita na po sa inyong anak na ito na, lalabas na daw siya. Ano po bang sinabi sa inyo ni tatay? Ano pong naging communication nyo? Wala naman akong expect na ngayon. Iniisip ko kasi talaga bukas. Kaya wala lang kami, magnanay. Hindi nga kami nagsaing. Nung pagtawag niya nga, Mama, hali na kayo dito. Pirma niyo na ako kayo. Uwi na ako. Lalabas na ako. Nabigla naman ako. Ba't ngayon? Sabi ko, hala, hindi kaya tayo nagsaing. Naku, Diyos ko, pagalitan tayo na ito ngayon. Walang makain. Sabi, o sige na, Mia, kako, chat mo si Ma'am na lalabas na si Papa. Natuwa din naman talaga ako, Ma'am, hindi din. Talagang tuwang-tuwa ako nga nakalabas ang asawa ko. Unang-una, kumpleto na kami. Pangalawa, masubaybayan ko na yung gamot niya ngayon. Pero sa totoo lang, nagkaroon ako ng pobiya. Ayaw ko na talaga kung pupwede, ayaw ko na muna siya magtaksi. Salamat sa lahat na tumutulong sa amin, Sir Tulfo at saka Sir Gatchelian. Sa Facebook, nag-like at saka nag-comment. Lahat-lahat ng mga kaibigan ko, salamat sa mga tumutulong. Sa mga kamag-anak ko din, nandito na si Tony, nakalabas na din sa wakas. Tay, kanina sinabi nyo, gusto niya nang bumalik sa pagtataksi. Ayaw daw ni nanay, paano yan? Hindi pwede, kasi depende yan ito sa tao na makakausap. Pero hindi, ayaw ko na magsagot-sagot na. Kung ano bang sabihin sa akin ng traffic enforcer. Binigyan ko na kasi, Ma'am, binigyan ko na may lisensya, ayaw naman tanggapin. Sabi ko, ang bilisin ko, tikitan mo. Hindi sa headquarters tayo, sabi sa akin. Eh, kinulong pala na ako. Hindi ko alam kung alam, ikukulong na ako, Ma'am. Kasi bailusin ko, traffic lang eh. Hindi man ako na naksak yan eh. Hindi eh. Binusakas na agad ako. Sabi ko, ano ba to? Kukulong ka sa tres. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Sumagot-sagot sa enforcer. Nagpaliwanag lang eh. Nagpaliwanag ako ng problema ko eh. Yung pala, kukulong na nila ako. Wala. Saan gagawin siya? Sinisigawan niya ako. Sabi ko, hindi ko lang inienda yun. Yung inano sila, nakalagay ko siya dahil itinabi ko nga siya. Tapos sa gitna kami, itinabi ko ng pilit. Tapos sa tabi kami mag-uusap. Puta, kinasuma pa ako noon. Kinalagay ko siya. Nikati po, sumasabay na po sa dandahan ng takbo, sumasabay po siya. Hindi sa kinakalagad. Oh. Yan po ang mali niya. Opo, ano, dahil na turuan naman na po yan ng leksyon, napayuhan na po yan ni Mayor. Opo. Na mali niya po talaga yon na ipasok niya itong kamay niya sa personal space niyo. Siyempre, nasa loob kayo ng sasakyan. Opo. Ano? Kaya mali po yon. Kaya siya nakalagad. Hindi naman siya makakalagad kung wala ang kanyang kamay doon sa loob ng sasakyan niyo. Ano? Yes, opo. Pero ang may mali din po tayo, and sabi din naman nila, Ma'am, opo, na hindi niyo po nakita yung sign. Opo, so, equal lang po, pero yun nga, ang mali eh. Mali itong ginawa na pagkulong agad sa inyo. Okay? Kaya ayun po, inactionan po natin agad yan. Matapos po mailapit yan ang inyong mag-ina, eto na. Nandito na tayo. So, yun ang importante, ha? Maraming salamat, Ma'am. Sir, alam nyo ba, pumunta kami dito nung isang araw. At syempre, hindi nyo man po nakita, pero alam ko mapapanood nyo po ito, ay naghandog po si Idol ng tulong. Pagkain po, ito, mga bigas na nakikita nyo po ngayon na sa likod nyo. Ayan po, at mga groceries natin, mga dilata, gulay at prutas. Importante po yan sa inyo. Idol, maraming salamat. At syempre, pang salo-salo pagkain natin at nagbigay din po si Idol ng 10,000 cash kay nanay para syempre sa gamutan din po natin, okay? Thank you po. Kaya syempre, malaking bagay yan tayo, magpalakas muna kayo. Opo, tama yung sinabi ng nanay na magpalakas muna kayo at asikasuhin muna natin itong pagpapagamot nyo, laboratory natin, yes, ma'am, bago tayo sumabak ulit, ha? Opo. So, importante ngayon, may kahit papano, kahit wala kayong trabaho, kayo yung padre di pamilya, yes, at tanging naghahanap buhay sa ngayon dahil MECQ ay may mapagkukunan pa rin po kayo ng budget. Opo. At syempre, may makakain pa rin tayo sa araw-araw, salamat, ha? Po. Yun ang importante, lalong-lalo na, nandito na po kayo, okay? Maraming salamat po, Ma'am. Lord, salamat sa biyaya na binigay mo itong araw na to. At salamat sa lahat ng tulong mo sa amin pagkalabas ng asawa ko. Sana po, hindi po kayo mapagod sa pagtulong sa amin. Salamat po sa lahat-lahat, sa paggabay sa amin. Salamat po, Lord, in the name of Jesus. Amen. Kain na! Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sa'yo.
Parang feeling naman natin kinasal tayo. Bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik.